guys, magandang hapon po. Umakyat kami kanina mga around 11 or past 12. Nandito kami ngayon. Medyo mahina yung salita ko kasi kita nyo naman sa kanan ko, napaka-cute, napaka-angelic, at saka ang sarap ng feeling kanina pag-akyat namin dito sa bahay ni Ma'am Jenny. Maraming salamat Ma'am Jenny sa pagtanggap niya sa amin. Yan. Kitang-kita nyo yung... Uy, gising na yung isa. Oh, tingnan nyo. Gising na si Crisel. Kasi pag ganun yung pwesto nila, ito po nakikita nyo ay conjoined twins. Okay? Ang conjoined twins ay nangyayari once every 200,000 live birth. Okay? Ayon po yun sa pagsusuri ko sa University of Minnesota. May isang university din ang sabi is, okay lang yan. One every 49,000. So, hindi ko alam paano ko ibabanggain yung data na to, but it doesn't necessarily follow na may nanganganak talagang conjoined twins. Pero maaring magkakaroon, at maaring noong September 8, pinanganak yung si Crisel, tama ba? August 8. Okay, may God August 8. Si Crisel po ito, Ma'am Jenny. At saka si Crisel. Uy, nagising na si Crisel. Parang gusto niya maging reporter. Tinitingnan niya yung microphone. Okay? Maaring noong August 8, sila lang talaga yung nanganak. Kasi wala namang report na pumasok sa Zamboanga. Nandito po kami ngayon sa Zamboanga City. Camp Pilar ang tawag dito. Ang ganda ng lugar nila. Nakita nyo na yung pag-akit namin kanina, kung gaano paganda yung lugar nila, gaano din po kalamig. Actually, pag lapag lang namin dito sa taas ng bahay nila, umulan po. Saka ang sarap po ng... Ang ganda ng klima dito, ang ganda ng tanawin, maganda. At mas lalong gumanda nung nakita ko yung conjoined twins. Although later on, we will see na medyo these are abnormalities in a way. Pero let's see kung ito ba ay blessing na nakikita nila. Although meron din silang mga worries, kaya kasama natin ngayon yung mama nila, si Ma'am Jenny. Ma'am Jenny, pangalawa na to, no? Ma'am Jenny. Okay, yung kanina, nakita namin sa TV, yun ang panganay. Okay. Sila po ay, normally daw, yung conjoined twins, ito yung nangyayari, 70%, ito ay mga babae. Ibig sabihin, 30% lalaki. Okay? Identical sila, of the same sex, o babae parehas, ma'am. Dalawang klase yan, there are conjoined twins na magkadikit yung katawan, dalawang ulo, pero isang puso, at sa isang katawan sila, ibig sabihin, including all other internal organs, isa lang. So yung dalawa na yun, pwedeng kumain na yung isa pwedeng hindi kumain, kasi isa lang yung mga internal organs sila. Kaya lang in this case, makikita nyo, pag gutong tong isa, maaaring ito busog, kasi talagang magka... hiwalay sila. Yung katawan nila talagang hiwalay, dalawa yung heart nila. Sige ma'am, pwede niyong sabihin sa amin ma'am, kung ano yung karakteristik nila, Crisel? Dalawang paano yun? Dalawang kamay? Dalawang... Si, kompleto naman sila, yung may dalawang kamay at may paa. Kaso lang, sinasabi nila sa amin, isang bata, meron daw So, dalawang puso sila. May dalawang puso. Ito ba'y dikit, ma'am? Bale, dinala nyo na to sa ospital para magkaroon ng x-ray. Sa sampen. Ano po yung findings to ng x-ray ko? Wala pa kami nag-x-ray. Wala pa? Pero sino yung nagsabi na dalawa yung... Yung nagpunan kami ng to the echo. To check kung kumusta yung kondisyon ng heart nila. So sabi ng doktor, ang heart daw po, may butas yung isa. Kaninong may butas po? Kay Crisel. Oh, yung tulog. Tapos eto, si Crisel, okay naman. Kristen. Okay naman kay Kristen. So ano daw po sabi ng doktor, kung may butas, ano po yung pwedeng mangyari? Kasi sinasabi niya sa akin, yung bata daw, kung buyag disgrasya daw yung suyo kung parto kaliba kung hindi ba na panggato normal si hindi so maaring mawala yung isa si
So kung maaaring mawala yung isa, mabubuhay. Kaso kung mawala yung isa, huwag naman sana, paano yan? Kung mawala yung isa, hindi naman pwedeng puputulin ba? Yun daw talagang gagawin, puputulin sila. So pwede pang operahan. Wala pa silang binanggit na gano'n. Sino po yung doktor niya? Naalala niyo? Sa sample niya, no? Sinong nag-order? Sino yung nakipag-arrange doon sa sample? Si Inig, si Pamba? Dr. Agbulos? Sino naman? Babae. Babae. Sino nagdala sa inyo doon? Si Ma'am Rosella Garcia. Ah, okay. Okay, kilala ko si Ma'am Rosella. Pati si Ma'am Karen. Ang sabi ko sa akin, si Ma'am Karen. Okay. So nung manganak siya, normal ba yung feeling niyo? Paano po yung feeling niyo nung una itatanong ko nung pinanganak niyo yung panganay? Normal ba yung pagkaanak or cesarean? Normal. So ito, cesarean. Cesarean, nahirapan ba kayo? Si. Gaano katagal? Sorry, hindi ko ma-relate no ko. Hindi naman ako na nabuntis pero nakita ko yung mga nanganganak pag cesarean. Medyo nahirapan sila kasi hindi nga lumalabas. Mga ilang oras po kayo naghirap nun? Siguro mga 6 hours. 6 hours. Tapos yan, sasayan sila kanina. Hindi daw tasal yung bata. Ano sabi din yung si Kambal ba? Basta yaa sila kanina. Kaya hindi daw hindi magkaya sal yung bata. Sasayan yun. Hindi kayang pa-ultrasound no? Nung buntis kayo? Yung ultrasound yung... Ano yung lumabas sa ultrasound? Ano lang? Ah, okay. Doon sa ultrasound, nakita, isa lang, kasi nga magkadikit. See. I see. Pero nung lumabas, ano yung feeling niya? Nung, paano niya? Pero, hindi yan sa liya, kapag yan sa sayan niya, yung ilinag na picture, yun lang yung hindi yung tagre kay anak sila din niya. Kasi abla kumigo kay Uno lang doon yung anak yung ultrasound. So akala niya baka nagkapalitan tuloy, si. Parang gano'n. So anong sinabi niyo sa doktor, ha? Sa doktor? Kaya sigali mong entente kayo kay amo at yung bata. Nasa inyo talaga. Si. Maluwag niya namang tinanggap. Sige. Nung una parang, oops, sa akin ba talaga to? Baka si. Nagkamali kayo. I see. After nun ma'am, nung kinarga niya na, ano yung naramdaman niya? So, ito yung mga concerns nyo ngayon, no? Ang isa sa mga concerns nyo is, maaaring mawala yung isa. Pangalawa is, mahirap din. Kasi, limbawa, pag ganito, nandito si Kristen. Ngayon, hindi naman pwedeng ganun lang silang natutulog. Mamaya, mapaflat na yung ulo nila. So, kailangan nyo babaliktarin yan. So, mamaya si Kristen, nandun naman sa kabila. Hindi ba kayo nahihilo sa kanilang dalawa minsan? Hindi naman. Kilala nyo na talaga kung sino si Kristen. Kasi halos magkaparehas na din talaga yung mga mukha nila, no? So ito ma'am, dahil there are two kinds of conjoined twins. Ang conjoined twins kasi meron, isa lang yung kwan, isa lang yung puso. Ito, dalawa. So kakaiba din siya dun sa nalaman ko, no? Dun sa research ko. Yan. So, gising na rin yung isa, ma'am. Paano nyo malaman na gutom sila? Nagingi lang? Si ito. Ayura. Paano kung tulog yung isa, iiyak yung isa, di magising yung isa ngayon? Si. Hirap din, ano? Kasi minsan, pag normal na baby, pag tulog. Ito, hindi mo alam kung sino yung tulog. In many cases, natutulog ba sila ng sabay? Hindi. Ah, so may gising talaga. So, dapat pala, ang bantay mo dito, at least 24 hours a day. Paano kayo natutulog, ma'am? Di anoche, alas 6, manya este. Ayura este. Mahingay. Este da dormi. Opo. Yakabata, yadiskansa este. Este da manya. Medya noche dormi, las 2. Naku. So, nasasanay na kayo. Pero love na love yun sila. Si. Ma'am, nandito na ngayon, no? Nandito na sa'yo. Ano yung mga tumatakbo sa utak mo tungkol doon sa future nila? Pa So hindi niya pa nagawa yun? Hindi.
pero DSWD is willing to help you out. Okay, ang kailangan nyo lang ngayon is yung oras nyo. Yung oras nyo. So, kailan po balak nyo bumalik for all these tests? Sila lang katagal. They will call you pag ready na. I-arrange muna nila doon. Okay. Pero so far, wala pa silang decisions, dinadiagnose pa ng daan-daan. Pero kayo po, ano po yung tumatagbo sa utak nyo ngayon? If ever na matuloy-tuloy at hindi magkakaproblema yung isa, gising na siya, ano pa rin po yung mga concerns na nasa isip mo? Kung pili kami pwede ka pera para kita sila kanje, pwede na sila kami na. Ay, syempre, si Mira to kanila, kami na sila, para matamin. Pero if ever na sa desisyon niyo po, gusto niyo talaga na maoperahan para ma-separate. Yung desisyon din niyo, pati din yung marido, si opera kanila doon, cover todo sila manguhi, man na kami, pero si abla sila, el uno lang manguhi, cover opera. Huwag na lang. Hindi ka kami opera. Bulbia lang kami ulit yung sina. Pero kasi walang assurance doon dahil nga na may butas yung, di ba, yung puso niya. So, sabi ng doktor ata na magiging delikado din yun sa paglaki niya. Saan po kayo tatayo dun sa mga decisions na yun? Will you take risk na o bahala na lang muna kung ano mangyari? Pero yung gusto niyo talaga, kung papa-operahan niyo naman, dapat mabuhay silang dalawa. Mag-aasabay. So yun ang dapat may assurance sa inyo. Kasi kung hindi, wag na lang. Eto ma, umiyak siya, gutom ba siya? Grabe na. Sige.